Samantala, si Lancy naman ay hindi makapaniwala sa kagupuhang taglay ng lalaki na ngayon na lamang niyang nakilala bilang si Renzo Oren. Si Renzo ay may napakakisig na pangangatawan. Halata dito na palagi itong nag-ehersisyo at palaging may ginagawa. Meron itong naglalakihang abs sa kanyang katawan. Half-naked itong namataan ni Lindsay at kitang-kita nito ang magagandang mga mata na kulay brown. Katulad ng kanyang morenong balat na mas lalong nakakadagdag sa kagwapuhan ni Ren. Meron din itong makakapal na kilay at pilik mata. Matangos din ang kanyang ilong at may mapupulang labi na parabang napaka-natural lamang iyon. Sa mga sandaling iyon ay hindi alam ni Ren kung ano ang dapat gawin at tulad ni Lindsay ay napatulala lamang ito dahil sa ganda ni Lindsay. Kitang-kita ni Ren ang magagandang mga mata nito na kulay bughaw, mga makakapal na pilik mata at blushy na pilik mata at may mapupula din itong pisngi at maging mapupulang labi. Kapansin-pansin din ang malapor sila ng balat nito, matangos itong ilong at napaka-sexy nitong pangangatawan. Makikita sa kanilang dalawa ang pagkahumaling nila sa isa't isa na parabang ang lahat ng naroon na hindi nag-e-exist at tanging tibok ng puso nila ang naririnig nilang dalawa. Kapwa nabibingi sila sa sobrang katahimikan sa kanilang kapaligiran. Ramdam ng bawat isa ang pag-init at maging ang mga paru-paro sa kanilang tiyan. Sa mga sandaling iyon ay parabang tumigil ang mundo ng mga ito. Ilang segundo pa ang lumipas ay nagising sila sa katotohanan na bigla silang nakarinig ng tinig mula sa likuran nila. Kaya nanlaki ang mga mata nila Ren at Lindsay. So, I guess you two have finally met each other. Sambit ni Don Lucio habang ito ay nakangiti pa at waring nagugustuhan nito ang nakikita niya sa kanyang anak at maging sa kasama nitong si Ren. Agad namang napausal si Lindsay at saka nagsalita at sinabing, "Dad?" Gulat na sambit nito. Agad namang napagtanto ni Lindsay na napahawak siya sa binatang si Ren. Kaya naman agad niyang itinulak si Ren palayo sa kanya at saka ito kumunot at bumaling sa kanyang ama. Saka nagsalita at sinabing, "What the heck? You know him, Dad?" Sambit ni Lindsay habang inis sa kanyang ama na napabaling at nakakunot. Agad namang natawa ang matanda at sinabing, "Ha ha ha, yes, 'cause he's the son of Aling Maria, our nanny, and he will be your houseboy from now on." Sambit ni Don Lucio saka ito napabaling kay Ren na ngayon ay nakatingin pa din kay Lindsay. "So, how was it, Renzo? Have you introduced to her?" Sambit ni Don Lucio habang ito ay nakangiti na seryoso kay Ren. Agad namang umiti pabalik si Ren at saka tumugon at sinabing, "Tapos na po, na nasabi ko na po yung pangalan ko." Sambit ni Ren habang nakangiti ito. "That's good then, young man. By the way, she's my daughter, Lindsay, and from this day onwards, you'll be her personal houseboy. Keep your eyes on her and always help her. I'll triple your salary. Now, you may start." Sambit ni Don Lucio habang nakangiti at akmang aalis na sana o tatalikod na magsalita si Lindsay habang nakakunot din ito. "Dad, you gotta be kidding me. I don't even know him. For all I know, you just want me to be tortured for what I said. But I'm sorry, Dad. I'm a pure-blooded American, and I'll always be one. I don't want to be anything related to your hometown. I'm an Aragon, and Aragon will always be an Aragon." Sambit ni Lindsay saka nag-flip ng hair at inarko ang kanyang kilay at saka ito nag-walk out. Ngunit, bago pa man siya makaalis, ay agad siyang nagsalita. "And by the way, Dad, I know that the flight will be on Wednesday. So I guess I have at least one day to have some fun, right? Anyways, bye, Dad. I have to go." Sambit pa ni Lindsay, saka naglakad muli
Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan, ay agad na nagsalita si Don Lucio at sinabing, "You can't go out without Lorenzo. He's in charge of your safety, and you'll never get out of this house without him. If you disobey me, you'll be grounded for the rest of the month. Are we clear now, Lensei?" Seryosong sambit ni Don Lucio. Natigilan naman si Lensei saka ito inis na tumingin kay Ren at saka ito umirap at sinabing, "Whatever, Dad. Gosh, you're such a killjoy." Sambit ni Lensei habang inis pang sumenyas kay Ren na sumunod kasi alam nito na hindi siya papayagan ng ama kung hindi susundin ang mga kondisyon nito. Agad namang napansin iyon ni Ren at saka ito nagsalita. Yes, madam. Sambit pa ni Ren habang nautal-utal pa. Saka ito sumunod kay Lensei. Napairap na lang si Lensei saka nagpatuloy na umalis habang nakabuntot si Ren sa kanya. Samantala, nang makaalis na sina Ren at Lensei ay agad naman na napangiti si Don Lucio dahil sa totoo lang ay gusto niya ang pag-uugali ni Ren at alam niyang bagay sila ng anak niya. Don Lucio, gusto ko hong magpasalamat sa inyo dahil kahit salat kami sa aming pamumuhay ay binigyan mo kaming pamilya ng pag-asa. Mababa una sana kami sa utang kung hindi dahil sa tulong niyo. Kaya inaalay ko ho ang buong buhay ko bilang pasasalamat. Hindi ho ako aalis sa inyong poder hanggat nabubuhay pa ho ako. Masyadong malaki ang pagkakautang namin sa inyo. Sinserong sambit ni Aling Maria. Agad namang napangiti si Don Lucio at saka sinabing, "It's not for free, Aling Maria. But I'll have to talk to you and we'll discuss these matters. Specifically, on how you'll repay us. After all, magkababayan tayo, Aling Maria. That is why I help you." Sambit ni Don Lucio habang nakangiti. Agad namang nagtaka si Aling Maria. Samantala, sina Ren at Lensei ay nasa labas na ng malaking mansyon. Pero bago pa man pumunta sina Lensei sa kanyang kotse, ay agad na napahinto ito at saka humarap kay Ren. Sakto namang pagharap niya ay sumalubong ang lalaki. Muntikan pang maghalikan ang mga ito at buti na lamang ay napaatras si Lensei. Ngunit kahit hindi sabihin nito ay namumula siya sa mukha at hindi niya alam ang sasabihin. Sa mga sandaling iyon ay naramdaman muli ni Lensei at Ren ang pagkabog ng kanilang mga puso, maging ang mga paru-paro sa tiyan ng mga ito. Ilang segundo pa ay nabalik din sa realidad si Lensei nang mapagtanto nito ang sasabihin niya sa binata. Agad siyang sumeryoso at inarko niya ang kilay at saka sinabing, "Hey, you! From now on, never call me madam. Call me Miss Lensei. That's all. And by the way, I don't need a freaking houseboy. Duh. And hey, this is an alcohol. Now, use it. After all, I don't want any dirt in my favorite car." Sambit pa ni Lensei sakang umisi at inabot ang alcohol. Agad namang nag-alcohol si Ren at kumiti ito. "Now, let's go!" Sambit ni Lensei saka nito binuksan ang kanyang kotse. Isa yung sports car. Namang hapa si Ren ang makita ang kotse nito. Nang nasa loob na sila ay agad na pinaharurot ni Lensei ang kotse. Sinadya niyang mag-drive ng napakarahas upang mainis si Ren sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Lensei ay gusto niya ang mga risky na bagay tulad ng mabilis na pagpapatakbo ng sports car. Maya-maya pa ay natatanaw na ni Lensei ang isang salon na specialized para sa mga kalalakihan at saka bumaling si Lensei kay Ren at sinabing, "Now, we're here. You'll have a makeover. From now on, you'll be my boyfriend in front of my friends. Understood? Don't worry. I'll teach you basics and you must master it. Now, let's go inside." Sambit pa ni Lensei habang nakangisi.
Si Ren naman ay hindi makapaniwala at napausal na lamang ng... Ha? Sambit ni Ren habang gulat at hindi maintindihan ang nangyari. Papayag kaya si Ren sa mga plano ni Lensei? Abangan natin ang susunod na kabanata.